Hi, linggo na naman mga kapatid. So araw na naman para ating papurihan ang ating Diyos na buhay, para pasalamatan natin ang kanyang dakilang pangalan, at ganun din ay i-worship natin siya sa spirito at sa katotohanan. Una sa lahat, gusto ko po siyempre magpasalamat sa Blessed Holy Spirit na patuloy pong sumasama sa atin at gumagabay sa atin at nagtuturo po sa atin. At alam ko po, excited na po siya na makasama po tayo sa umaga pong ito. At gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat na mga nakikinig, nanonood, sa mga umaattend sa Firm Worship Center Batangas, umaattend sa Firm Worship Center Cavite, sa mga kaibigan ko po sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo pong pananood at pakikinig. At kung sakali po na kayo po'y mapagpala ng inyo pong mga napapanood, please feel free po na i-share nyo po ang ating pong mga pinag-aaralan sa inyo pong mga kaibigan, para mas marami pa po tayong maabot at mas marami pa po mapagpala ang ating Panginoon. Bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, gusto ko muna kayong tanungin, kayo po ba'y nakaranas na patong-patong ang problema nyo, o sabay-sabay ang problema nyo, sunod-sunod ang problema nyo, mabibigat na problema, at nasabi mo na tuloy sa iyong sarili, hindi ko na alam kung anong gagawin ko? Kapatid, meron akong magandang balita sa iyo kung naranasan mo yan, sapagkat yan ay naranasan din ni King Jehoshaphat ng Juda nung mabalitaan niya na tatlo pong armies ng iba't ibang mga kingdoms ang lulusog po sa Juda para po sakupin ang Juda. At hindi niya po talaga alam kung anong gagawin niya. Pero napagtagumpayan niya po ito, nanalo po siya sa labanan. At gusto ko po sanang itong pag-aralan natin, ano ba ang ginawa nitong si Jehoshaphat, bakit siya nanalo, samantalang hindi niya naman alam kung ano ang gagawin niya. So kung may mga Bibles po kayo, buksan niyo po sa 2 Chronicles chapter 20. Sisimulan ko po ang pagbabasa sa verse 1. At hinihiling ko po sana na ang bawat isa sa atin ay talagang mag-pay ng close attention dito po sa ating pag-aaralan, para hindi po kayo maligaw. Now sa verse 1, ang sabi po ay ganito, "After this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat." So dito po, tatlo po na mga armies ang lulusob sa Juda para sakupin ang Juda. Nagkaisa po sila. "Some people came and told Jehoshaphat, 'A vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea.'" So dito makikita natin na "a vast army is coming to attack you." Sa iba pong version ang sabi, "a great multitude." So napakarami po na armies ito. Hindi ito mabibilang. At galing po ito sa other side ng Dead Sea. It is already at Hazeson Tamar, that is En-Gedi. At alam na alam po natin na sa ngayon, tayo po ay nilusog na ng vast army ni Satan. Ito po yung army niya na COVID-19, na kung saan marami po yung pinapatay at naghahasik talaga ng takot at pangamba sa mga tao. So ano po nangyari kay Jehoshaphat? Sa verse 3 ang sabi, alarm, na-alarm po siya. So Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. So mapapansin po natin yon na na-alarma siya, natakot siya, and then the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. So nagsimula na po talaga na hanapin ng mga taga-Judah ang mukha ng ating Panginoon. Then sa verse 5, "Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard." At dito po nanalangin si Jehoshaphat, at ang sabi niya ganito, "Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you." So dito pinakikita talaga ni Jehoshaphat yung pagkakakilala niya sa Diyos, na very powerful talaga si Lord, at walang po pwede talagang manalo laban sa kanya. Pagdating po sa verse 9, ang sabi niya, "If calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name, and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us." So alam na alam din po ni Jehoshaphat, kilala niya ang Diyos, na kung tatawag po siya dahil sa mga disaster na papasok sa kanyang kaharian, na pakikinggan siya ng Panginoon at ililigtas siya ng Panginoon. I do believe din po na kung tayo talaga wholeheartedly tatawag sa ating Panginoon, magpapakinig tayo ng ating Panginoon at ililigtas din tayo ng Panginoon mula dito sa vast army ng COVID-19. Okay, basahin po natin yung verse 12. "Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you." So makikita din natin dito, kapatid, na
inaamin itong si Jehoshaphat na wala siyang kakayanan para talunin itong vast army na ito. Pero ang magandang sinabi niya, our eyes are on you. Ibig sabihin, nakafocus sila sa Panginoon, sa Diyos. At dapat ganun din po tayo. We should always focus our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith, or the finisher of our faith. So, wala tayong power against this COVID-19. Hanggang ngayon, wala pa pong nadidiscover na antidote dito o vaccine para dito. So, wala tayong power. Diba? Now, all the men of Judah, sa verse 13, with their wives and children and little ones, stood there before the Lord. Then, the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. Eto na, he said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Kapatid, I believe this is what the Lord is saying to us today. So please listen carefully. Ang sabi niya, do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, it is God's. Tanda mo yun ha? Ang sabi, the battle is not yours but God's. Kapatid, itong battle na ito, we cannot win this battle on our own. The battle surely is God's. So you will not have to fight this battle, ang sabi pa ni Jahaziel. Take up your positions. So this is what we are also going to do. We should always, or we should take up our positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Ito po yung sinabi sa mga taga-Juda nung time ni Jehoshaphat, at naniniwala nga po ako na ito rin po ang pinasasabi ng Panginoon para sa atin. All we have to do is to take up our position. Ano po ba yung position natin? Yung kneeling position, yung praying position, at mag-stand firm po tayo sa atin pong faith. Okay? At pinapaalala ng Lord sa atin that the battle does not belong to us, the battle is His. The battle belongs to Him. So, sabi niya pa nga, inulit, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Ito magandang balita, kapatid. Yung sinabi, the Lord will be with you. Actually, kasama natin ang Lord kahapon, kasama natin ang Lord ngayon, at makakasama pa rin natin ang Lord bukas. So, pagkasama natin ang Lord, wala tayong talo. Kasi never pa pong natalo ang ating Panginoon. Not once na natalo ang ating Lord. He is always the winner. Siya po yung champion. So, verse 19, ang sabi po rito, then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Now, verse 20, early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord, your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. Kapatid, maliwanag ang sinabi, let's all have faith in the Lord. Nasaan ang faith natin sa ngayon? Kailangan ng faith natin 100% nasa Panginoon lang. And then sa verse 21, ang sabi rito, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord. Namili na siya ng mga lalaki na aawit sa Panginoon and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord for His mercy endures forever. So dito, inutusan niya na ngayon yung mga lalaki to sing praises to the Lord and saying, give thanks to the Lord for His mercy endures forever. Alam ni Jehoshaphat, mahabagin ang ating Panginoon. At alam niya na kailangan na talagang in advance magpasalamat sa gagawin ng Panginoon. He trusted the Lord. At dapat mag-trust din tayo sa Lord. At magpasalamat na rin tayo ng advance sa totoo lamang dahil ang mayaman ng habag niya at hindi niya hayaan tayo po ay masaktan ng kaaway na ito. Especially ng COVID-19 na yan. Now, anong sabi pa dito, mga kapatid? Sa verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Natalo po silang lahat, kapatid. Anong tumalo sa kanila? Actually, yung praise ng mga Hudyo, yung praises, yung pag-worship ng mga tao. And then sa verse 23, the Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Sa madaling salita po, sila-sila na tatlong nagkaisa kanina para lusubin at wasakin ang Juda, sila-sila po yung nagpatayan, sila-sila po yung nag-aaway, naglaban.
So, kapatid, makikita mo talaga yung hand ng Lord, eh, di ba? Na hindi mo masasabi talaga ito sa karunungan, sa kumbaga tactics ng mga generals nitong si Jehoshaphat kung hindi talagang Lord ang nagligtas sa kanila. Kasi nga sinabi ng Lord, hindi mo battle yan, battle ko yan. So, ganun din ang pinapasabi ng Lord sa atin ngayon. So, huwag tayo mag-struggle. Dapat malaman natin that this is God's battle and He is with us, kagaya ng kanyang ipinangako. Now, sa verse 24, ang sabi po dito, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. So, patay lahat yung mga lulusog sa Judah. Wala isa man sa kanila ang nabuhay. Samantalang, wala po isa man ang nasaktan, pinagpawisan sa kampo po ng Judah. Diba? Walang namatay sa kanila. So, ganun kadakila ang ating Lord. So, Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder and found among them a great amount of equipment and clothing and also articles of value more than they could take away. Pakinggan nito. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. Sa dami po nang naiwan ng mga lumusog sa kanila sapagkat nangamatay na po sila, sinamsam po yung mga valuables nila ng men of Judah at 3 araw po ang ginugol nila para masamsam ang lahat ng kanilang mga ari-ariang pwede nilang magamit, mapakinabangan. So, great blessing. Ano po? At gusto ko sanang sabihin sa inyo ngayon pa lamang na kapag ka po tayo ay nagwawagi sa labanang espiritual, definitely meron pong blessing ang Lord sa atin, whether you realize it or not. Pag ginagawa po natin, sinusunod natin yung kalooban ng Lord, lagi po may nakaambang blessing yan na pinadala.